may kasabihan na if you want to become successful, follow successful people. So pag sila yumaman, malamang yayaman din tayo pag sila yung kasama natin. So doon ako na-amaze sa kanila. Okay? Next. Okay, of course, hindi basta-basta yung kinuha ng kumpanya na maging endorser natin. Alam mo, sa totoo lang, dapat hindi si Piolo. Dapat ako. Busy lang ako. Okay, so, could you imagine mga kaibigan, kinuha nila yan, hindi yan libre, binayaran nila. At ang good news mga kaibigan, si Piolo nung araw mga kaibigan ay hindi pa siya pumasok sa atin dahil nakakontrata siya sa I Want To Be Complete. Itago natin sa pangalang Centrum. Okay? Sabi niya, nung araw, nagbabarley siya pero binibili niya. Binibili niya. Nung naging endorser siya, tuwan-tuwa siya. Bakit? Bayad na siya, libre pa. Kuya Kim, ganun din. Okay? So sila mga kaibigan, hindi lang sila basta endorser, mga barley user sila, bago pa sila nagsante. Kaya doon tayo natutuwa. Hindi katulad ng ibang endorser mga kaibigan, mag-endorse ng glutathione, pampaputi, pero talagang maputi na naman talaga. Tama? O kaya naman, magpapakita ng negra, puputi, pero diamond peel naman. Walang totoo. Sila mga kaibigan, mga barley user sila. Okay? Siya endorser natin. Now, next. Dito, matutuwa ka. Alam mo, sa mission and values and vision ng company mga kaibigan, dito pa lang magiging successful ka na. Bakit ko nasabi yan? Una, ang mission ng company, help people live better lives. May nagtanong sa akin, Jun, paano ba maging successful? Sabi ko, alam mo, madami akong pwedeng sabihin sa'yo. Pero ito lang ang pinaka-importante na sabihin ko sa'yo. Una, number one, Diyos. Pangalawa, ibang tao. Pangatlo, sarili mo. Diba? Kasi ibig sabihin, sabi nga, love God first and then love other as you love yourself. Bakit mga kaibigan? Pag ginawa mo yan, forget the wealth kasi ang wealth, mga kaibigan, is the byproduct kung gaano ka kaayos sa dalawang yun. Galing, no? Ama, sabi nung isa, sabi ko na talaga ba, Bible study to eh. Relax, dinadaan natin sa totoong buhay, hindi tayo nagbobolahan dito. Na gusto ko, paglabas mo sa kwartong ito, may pag-asa. Yan lang yun, okay? Now, next, help people live better lives. In terms of health, in terms of wealth. Yun ang laman yun eh. Kasi sa totoo lang po, dalawa lang ang major problem ng mundo. Kalusugan at pera. Tama, yun lang naman yan eh. Payag ka ba, ikaw ang pinaka-wealthing tao sa balatan lupa, ma'am? Hindi ka payag. Payag ka muna bago ka mag-share. Si-share ka kagad, hindi ka baka mayaman. Kaya by the way, pwede ka naman mag-share kahit hindi ka mayaman. Andoy. Okay, so payag ka. Okay, sa isang kondisyon. Ikaw ang pinakamayamang tao sa balatan lupa pero nakatira ka sa ICU condominium. Yung may mga tubo-tubo ka rito. Yung hinahanap mo, inahabol mo yung paghinga mo. Tama? Pero relax lang, hindi boring doon kasi may TV doon. Ang channel nga lang gumaganyang ganyan. Sana ibig sabihin, ikaw ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa, may sakit ka, walang kwenta pera. Tama eh, no? Ito di ko maintindihan eh. Ang bata, may mga bata ako nakikita dito, no? Ang bata, papatay ng sarili pag trabaho, mag-abroad, mag-overtime, gagawin, papatay ng sarili, kakalimutan ng kalusugan para kumita ng pera. Correct? Wala siyang pakialam sa health na yan. So basta ako magtatrabaho para kumita ng pera. Itong good news, ano yan ha? From edad na 20 hanggang 40, ganyan yan, magtrabaho, subsob. Ngayon, ito malungkot. Pagtanda niyan, ang pera niya, nuubusin naman niya para maging healthy siya. Parang naglolokohan tayo, tama no? Kung kikita ng perang marami, tag marami ng pera, uubusin na naman para healthy siya. So dapat pala mga kaibigan, dapat healthy ka na at the same time wealthy ka. So ano yung sabihin? Ikaw ang pinakamayaman tao sa balat ng lupa, pero may sakit ka, walang kwenta pera. Pero itong malungkot, ang reality sa likod noon, ikaw ang pinaka-healthing tao sa balat ng lupa, wala ka namang pera, mukha ka rin may sakit. Tama yun, no? May kakatok sa bahay mo, hihingi ng tulong, kamag-anak mo, operahan. Emergency, wala kang maibigay. Ikaw pang unang atakihin. Iba yung may pera at kaibigan, tas healthy ka pa. Okay, help people live better lives in terms of health, in terms of wealth. Now, inuna ko yung values. Ano yung values? Sincerity of helping others. Kung sincere kang tumulong sa iba, imposible hindi ka manalo. Pangalawa, pursuit of excellence. Ako ang pinakamagaling na janitor sa balat ng lupa. Dapat ikaw ang pinakamagaling na networker sa balat ng lupa.
By the way, hindi galing na ano ha, ipisipin positive. And of course, courage, try new things. Ano ibig ko sabihin? Sabi nga nila, insanity, doing the same thing again and expect different result. English na naman yun. Ha? Kabaliwan daw ang isang bagay na paulit-ulit mong ginagawa pero umaasa kang gaganda buhay mo. Time in, time out, time in, time out, time in, time out. Kailan kaya ako yayaman dito? Paano kaya yaman yan? Time in, time out ka? Mag-networking ka. Tama? Mag-sante ka. Para kahit paano, meron kang ibang ginagawa. Try new things. Humility and truthfulness in our action. Positivity in any situation. And of course, celebration of every wins. Ito yung core values ng Sante. And, yung vision, a global provider of premier product, wellness, product and services. So, ito yung core values ng Sante. Now, bakit ako excited sa business natin sa health? Kasi according to statistics, mga kaibigan, okay, most deaths are caused by the disease, not because of old age. Dito ako na-excite. 100 million ang population sa Pilipinas. Philippines alone. Itong good news, mga kaibigan. Lahat dyan ayaw magkasakit. At lahat ng may sakit, gustong gumaling. Could you imagine, lahat sila client mo. Ito nga daw sabi nila eh, ang life expectancy ng tao, mas maiksi ang buhay ng lalaki kaysa sa babae. Do you agree? Bakit? May tatlong dahilan kung bakit unang namamatay ang lalaki. Bakit, ma'am? Dahil po sa bisyo. Actually po, yung vices po, pangatlo lang siya sa listahan. Okay? Ang sumunod dyan ay emotion. Kasi ang lalaki, hindi siya emotional. Hindi katulad ng babae, manood lang ng drama yan, umiiyak na. Huwag lang i-text ng boyfriend yan, ng asawa yan, umiiyak na. Tama? Ang lalaki, may macho image yan. Kahit na malungkot na, papakita niya matapang siya. Kaya pag inatake siya, bigla, patay. Tama, no? Hindi masama daw na umiyak. Pakita ng lungkot. Okay? Pero ang number one dahilan talaga kung bakit maagang namamatay ang lalaki, kasi nakukonsume sa babae. Nag-react eh, no? Sabi niya, hindi totoo yan. Totoo yan. O sige, sino unang nagkasala? Si Adan, si Eva? Tama? Alam mo, ito yung kwento niyan eh. Kung si Adan sana, nag-sorry siya, tapos sa sana ang kwento. Hinanap siya ni Lord eh. Adan, nasaan ka? O Lord, nagtago kami kasi ubat kami. O ano nangyari? Kinain mo yung ano? Anong parang prutas yun? Kawawa, di apple yun. Kawawa namin yung apple. Alam mo kung ano yung bunga na yun? Kung bakit nakakamatay? Durian. Pag nabagsak ang kalot. Tama, no? Patay ka talaga. Okay. So ito ngayon, sabi niya, kumain kayo ng prutas, no? Sabi niya, eh Lord, kasi yung babaeng binigay mo eh. Nan, nagsisi na. Bakit ako maasenso? Tatay ko kasi. Ba't di ako maasenso? Kapitbahay ko kasi. Ba't di ako maasenso? Sinoy-noy kasi. Tama? Ba't di ako maasenso? Si ganito kasi. Ang dami sinisi. Alam mo, kung nagsorry siya, tapos sa sana eh. Eto ngayon, babae, anong ginawa mo? Eh Lord, yung ahas eh. Nagturo ulit. Kawawa yung ahas, walang may turo. Tama? So, yun yung sabihin mga kaibigan. Babae daw. De joke lang ha. Vices lang yun at saka emotion. Okay, now, next. Top leading cause of death. Heart disease, disease of the vascular system, cancer, etc. etc. Ito yung top leading cause of death. Ngayon. Ang good news mga kaibigan, ang Sante po nag-research ng solusyon. Anong research ng Sante? Anong solusyon? Siyempre, bago yung solusyon, ano muna naging problema? Basic lang tayo ha, bilisan na natin kasi si Doc naman nag-present kanina. Meron naman tayong doctor's training. Okay, ito basic lang to para maintindihan mo lang gaano kagandang gawin yung business na ito. Dahil sa air pollution, yan yung dahilan. Okay? Dahil sa water contamination, yan yung reason kung bakit nagkakasakit ang tao ngayon. Dahil sa pagkain. Ako po mga kaibigan, nag-decide kami sa pamilya ko 15 years ago, ako at ang buong pamilya ko na maging vegetarian by choice. By choice, hindi religion. Wala kaming pork, wala kaming chicken, wala kaming beef. Kasi bakit? Ayaw kong dumating on time kung kailan 50 na ako, marami na akong nararamdaman. Kasi 3 years na lang po, 50 na ako. 47 years old na ako. Mukha lang 41. Ay, no? So sabi ko sa sarili ko, ayaw kong dumating on time kung kailan 50 na, ang dami na akong nararamdaman, mahirap na. So, inayos namin yung lifestyle namin. By choice, hindi by religion. Now, of course, vices, yung mga bisyo. Okay? Ngayon, pag nagkasakit ka, isa pa, yung stress. Sino sa atin na walang stress? Lalo na kung tatay ka, mga kaibigan. Lalo na kung nanay ka, bukas enrollment na.
Grabe, no? Ibang klase yan pag na-stress ka. Lalo na kung marami kumakatok sa bahay mo. Bayad mo, utang. O kaya, di ba, yung upa. Kaya minsan tuloy, ang bata tuloy, natututo magsinungaling saan sa bahay. Sabi mo, wala ako ha. Nama, wala daw si mama. Sabi, no? So mga kaibigan, dahil sa utang, ngayon, lalakad kayo, alis kayo, sabi ng anak mo, ma, dito tayo dumaan, shortcut, ay malayo yan anak. Hindi shortcut yan, di malayo yan. Kasi bakit? Doon pala sa kanto may utang siya. Dumadami ang kalye niya. Tama, no? Kaibigan, dapat mawala yan. Stress. And of course, pag nagkasakit ka na, eto na yung tatakbuhan mo. Hindi tayo masyadong matalino, pero ito lang tanong. Hindi ka pa pinapanganak, may gamot na, pero hanggang ngayon walang gumagaling sa high blood. Hindi ka pa pinapanganak, may gamot na, pero hanggang ngayon walang gumagaling sa diabetes. Kasi simple lang mga kaibigan, sabi ko nga eh, habang dumadami ang gamot, dumadami ang sakit. Amen, no? Tinuturo ni Doc Ron yan, tinuturo ni Doc Vic yan. So balik kayo dito, pag Monday, Wednesday, and Friday, tsaka Thursday, product training yan. Pag-uusapan ng malalim yan. Okay, so ito yung mga dahilan. So kahit papaano, bilang isang distributor ng Sante, bilang isang networker, kahit papaano, may idea ka rin dito. Okay? Next, are you learning so far? Okay. Now, ito yung solusyon mga kaibigan. Ang solusyon is barley grass. Ang nakadiskubre hapon, si Dr. Yoshihide Hagiwara. Isa siyang doctor, scientist, inventor, pharmacologist, entrepreneur. Meron siyang malaking drug company sa Japan. Ang problema, because sa drugs na na-invento niya, siya mismo may cancer. Kaya ang ginawa niya, sinip niya yung research niya sa natural. Okay? Ang good news pa, sabi niya doon, barley grass is the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. Kabisado ko yan. 5 years kong ginagawa yan eh. Okay? So sa madalit sabi, ang produkto natin mga kaibigan, pwede sa bata, okay? Sorry. Pwede sa bata mga kaibigan at pwede sa matanda. So sa madalit sabi, kung ikaw magninegosyo ng Sante, lahat client mo. Pwede sa bata, pwede sa matanda. Kahit patay, pwede pa. Oo, bakit? Kasi may kape tayo. Di ba ang patay, pinagkakapehan? Oo. Di ba? Kung may patay dun, hindi ka magbenta tayo dun. Ganun. O kaya, nasa burol ka. Nasa burol. O, nasa burol ka. Siyempre, makikilatingin ko. Ano kinamatay? Ay, nako, inatake yan. Ah, ganun ba? Inatake? Lapas mo ngayon yung barley mo. Alam mo, kung nag-barley yan, hindi inatake yan. Tapos tingin ka ngayon sa kanya, alam mo, malamang ikaw susunod. Ipakita mo, bakit ano ba yan? O, bibili ng barley yan. Sabi ka, di ba? Ayita mo, takutan lang yan eh. Okay. And of course, sabi nga, tinawag siya ka total complete food. Kami mga kaibigan, hindi namin problema yung pagkain. Bigyan mo kami ng kahit na ano, basta walang pork, walang chicken, walang beef, basta may barley kami sa umaga, okay na. Because it's a total complete food. Yan yung sa amin. And of course,